Masaya ang bagong balita na ibinahagi ng anak ni Anthony Taberna na si Zoe sa kanyang Instagram account kahapon, July 4, 2022, matapos niyang ikwento ang buong pinagdaanan sa sakit na leukemia. Matatanda na ipinaalam ng pamilya ng broadcaster na si Katun Ying ang malaking pagsubok na pinagdadaanan ng kanilang pamilya taong 2020 kung saan lumalaban nga sa sakit na leukemia ang noong 11 years old na anak ni si Zoe. Kaya naman ngayong cancer-free na sa wakas, hindi napigil ang ipagdiwang at ipaalam nila sa mga tao, lalo na sa lahat ng mga nagdasal kay Zoe, ang masayang balitang ito para sa kanilang pamilya. Nagbahagi nga ng napakahabang pahayag si Zoe sa kanyang Instagram account kung saan ikinuwento niya ang buong laban niya at ng kanyang pamilya sa kanyang sakit at kung paano siya nanatiling masaya sa kabila ng mga pagsubok. Kwento ni Zoe, sa unang taon ng kanyang gamutan, hindi umano siya nakaramdam ng anumang malalang komplikasyon sa kanyang katawan. Inakala rin umano nila na unti-unti na siyang gumagaling dahil kumpara nung una ay mas malakas na siya matapos ang ilang gamutan. Ngunit nagbago daw ang lahat ng taong 2021 ng Disyembre ay nagsimula na siyang humina dulot ng mas malalang sakit. Ibig sabihin, ang sanay na walang cancer cells niya ay muling bumalik na siyang mas naging delikado sa kanyang katawan. Kaya naman payo ng doktor, muling uulitin ang lahat ng chemotherapy. Binigyan rin umano sila ng option ng doktor na maaari siyang dalhin papuntang Singapore kung saan ay may mas maayos na medical care lalo na sa kanyang kondisyon. Natakot man si Zoe dahil alam niyang muling uulitin ang lahat ng chemotherapy at muli niyang mararamdaman ang sobrang sakit ng katawan, ulo, bibig at paglagas ng buhok, ngunit lakas loob siyang pumayag na pumunta ng Singapore at magpagamot doon dahil gustong gusto na niya umanong tuluyang gumaling. Pagdating ng Singapore ay agad na sinimula ng kanyang chemo at kinailangan niya rin ng bone marrow transplant at tanging ang kanyang kapatid ang nag-iisang nagmatch upang maging donor niya. Labis na nasaktan si Zoe sa lahat ng pinagdaanan ng kanyang kapatid dahil sa kanya, ngunit malaki ang pasasalamat niya rito. Halos mahigit kalahating taong nagpagamot si Zoe sa Singapore, ngunit ngayon nga ay masaya at lakas loob niyang sinasabi na natapos niya ang pakikipaglaban niya sa kanyang sakit at tuluyan na nga siyang gumaling. Sa huli ay pinasalamatan niya rin ang lahat ng taong tumulong at sumuporta sa kanyang journey, lalo na umano sa Diyos na alam niyang kasakasama niya sa lahat ng pinagdaanan niya. Samantala, ang broadcaster at ama naman ni Zoe na si Katun Ying ay nag-post din ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng nagdasal para sa kanyang anak. Post niya, "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng kasama namin sa pananalangin. Nakauwi na kami kasama si Zoe pagkalipas ng halos kalahating taon sa Singapore. Salamat higit sa lahat sa Panginoong Diyos.